Umabot na sa 90 katao ang nasawi at 37 ang pinaghahanap pa sa nangyaring landslide sa Davao de Oro. Alamin natin ang update mula kay Jaira Mondes ng PTV Davao. Pumalo na sa 90 ang nasawi sa paghuhon ng lupa sa Zone 1, Barangay Masara, Maco, Davao de Oro. Ayon sa ulat ng Management of the Dead and Missing Cluster ng Maco, Davao de Oro, 37 ang nawawala at pinaghahanap pa. Switch to search and retrieval. At still, we are hopeful and positive na may ma-rescue pa tayo. No? So, yung gawin natin yan is with utmost. Nasa higit 10 bangkay ang hindi pa nakikilala at inilibing pansamantala ng Maco Municipal Health Office. So yun. And then meron po tayo sinusunod na protocol, guidelines sa pagkandak ng temporary burial. So this is upon also the inspection and approval of our sanitary inspectors ng dalawang AGU, Maco at saka ng MAWAP. Ayon sa Mines and Geosciences Bureau Region 11, apat ang itinuturong dahilan ng landslide. Una, lumambot ang lupa dahil sa sunod-sunod na pag-ulan. Pangalawa, may halong volcanic clastics ang lupa. Pangatlo, ang steepness o tarik ng bundok. At panghuli, posibleng kabilang ang lugar sa dinadaanan ng Philippine Fault Line. Actually, we also have barangays talaga, no? A lot of barangays that are within the red zones. So ito po yung subject for regular monitoring. That's why we are also working with the local DRRMOs kasi pag may nakikitang mga indications of any instabilities, the red zones can progress to very critical zones. Samantala, matapos ang misyon ng hero dog na si Apa mula sa Coast Guard District Southeastern Mindanao sa Davao City, natuntun kahapon ang 3 canine dogs na sina Brittany, Ivy at Tifa mula sa Coast Guard Southwestern Mindanao ang 4 pang bangkay. Nasa 400 urban search and rescue personnel ang nasa ground zero sa Masara landslide para sa operasyon. Mula rito sa PTV Davao, Jaira Mondes para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.